Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang gabi po. Ito po ang ating latest update ngayong araw, June 27, 2022. Yung minomonitor nga po nating low pressure area, ito po ngayon ay namataan dito nga po sa may vicinity ng Zambales. Ito nga po ay nagdudulot ng mga pag-ulan, may mga kalakasang pag-ulan, lalo po dito sa may parte ng Ilocos region at maging sa ilang bahagi ng Metro Manila. Umabot nga po no, yung kanyang kaulapan hanggang dito po yan sa may parte ng Mindoro province at ng Palawan. At kung mapapansin nga po natin, meron din tayong isa pang low pressure area dito naman po sa labas ng ating bansa. Ito naman po ay mababa ang tsansa na maging isang ganap na bagyo. Ayon naman po sa ating advanced weather forecast, ito nga pong nasabing low pressure area na nandito sa may Zambales, ito nga po ay may posibilidad na maging si bagyong Caloy. At ito nga po ay posibleng mag-intensify hanggang June 29 hanggang June 30. Ito nga po ay posibleng maging bagyo habang andito nga po sa may karagatan. At may posibilidad nga po magkaroon tayo ng panibagong bagyo dito naman po sa eastern section naman po yan ng ating bansa. Ito po ay makikita natin sa ating advanced weather forecast. Sa ngayon nga po makikita natin sa ating satellite image ano, yung mga lugar na makakaranas ng mga pag-ulan. Dito nga po sa may Aparikagayan, makakaranas po tayo ng mga pag-ulan, may mga malalakas na pag-ulan. Iba yung pag-ingat po sa ating mga kababayan, posible nga po yung mga pagbaha at pagguho ng lupa. Dito nga po sa Ilocos region, makakaranas din po tayo ng malalakas na pag-ulan. At sa may parte rin po ng Tugigaraw at Isabela, makakaranas po tayo ng mga pag-ulan. Maging dito nga po sa may parte ng Bagyo at ng Baler Aurora, posible nga pong nakakaranas na rin po sila ngayon ng mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan. Asahan din po natin yung mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan dito nga po sa ating Metro Manila. Dito naman po sa may parte ng Mindoro Province, inaasahan nga rin po natin dito yung mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan dahil nga po yan sa kaulapan nitong nasabing low pressure area. Sa may parte naman ng Bicol, posible nga pong makaranas ng mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan, lalo po dito sa may parte ng Daet, sa may Karamoran at sa may San Andres. Dumako naman tayo sa Visayas kung saan nga no, na posibleng makaranas ng mga pag-ulan. Dito nga po sa may Kalbayog, sa may Tacloban, sa Sagay, sa Roa City, at dito po sa may Cebu City, maging dito po sa may Bohol, Dumaguete, Kabangkalan ay posible pong makaranas ng biglaang pagbuhos ng malalakas na pag-ulan. Dito naman po sa may parte ng Mindanao, asahan po natin no, yung mga pag-ulan din. Ano, dito naman po yan sa may Surigao City, Kabadbaran, Cagayan de Oro, sa may Dipolog, sa Pagadian, sa may Cotabato, sa may Davao, General Santos City, at maging dito nga po sa may parte ng Manay. Maging dito nga po sa may Sambuanga at sa may Siokon, asahan po natin yung malalakas na pag-ulan. Dumako na tayo sa Palawan kung saan nga inaabot din ito no, ng ating kaulapan ng ating low pressure area. Ito nga po sa may parte ng Taytay at Puerto Princesa, Palawan. Maging dito nga po sa Batarasa ay posibleng makaranas din po tayo ng mga pagbuhos ng pag-ulan. Dumako na po tayo sa ating advanced weather forecast. Ayon nga po sa ating advanced weather forecast, by tomorrow, June 28, ito nga pong low pressure area ay nasa karagatan na nga po ng western section ng ating bansa. At pagdating naman ng June 29, mapapansin nga po natin tuloy-tuloy pa rin po tayo makakaranas ng pag-ulan at dito pa nga rin po sa karagatan itong low pressure area. By June 30, makikita nga po natin ito nga po ay nag-intensify na into tropical depression. So possible nga po tayo mag-intensify siya ng gabi pa lang ng June 29. Ito po'y posibleng maging
tropical depression na or yung mahinang bagyo. At mararanasan na po ng Luzon at ng western section ng ating bansa hanggang Palawan yung masungit na panahon dahil nga sa posibleng si Bagyong Caloy. At pagdating naman po ng hapon ng June 30, makikita nga natin ano, andito na nga po yung isa pang possible low pressure area sa eastern section ng ating bansa dito nga po sa Cagayan. At dahan-dahan na pong lumalayo itong nasabing si posibleng Bagyong Caloy. By July 1, makita po natin na sa kalagatan pa rin po ano, palabas na ng ating bansa itong si posibleng Bagyong Caloy. At habang meron po tayong low pressure area dito sa eastern section ng ating bansa na nagdudulot pa rin po no, ng pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon area, Metro Manila, maging dito po sa parte ng southern and central Luzon, maging dito nga po sa may Palawan ay nakakaranas ng mga pag-ulan. By July 2, makikita nga po natin, ano, ito nga pong parehas na sama ng panahon ay posibleng nasa labas na ng ating power line. Subalit makakaranas pa rin po tayo ng pag-ulan, lalo po yung western section ng Luzon. By July 3, makikita na nga po natin ano, na tuloy-tuloy pa rin makakaranas ng pag-ulan ang Luzon area kahit po nasa malayo na itong nasabing posibleng sama ng panahon. At yung low pressure area nga no, na kanina nandito sa may eastern section ng ating bansa, ito nga po ay naging tropical depression na habang andito nga po sa may northern section ng Taiwan. By July 4, makita nga po natin possible nga po itong nasabing bagyo no, na ito nga po ay patungo dito sa may parte ng Hong Kong. At unti-unti na po ang gaganda ng panahon dito nga po sa may parte ng Mindanao, sa Visayas at sa may Bicol area, maging Metro Manila, unti-unti na po ang gaganda ng lagay ng panahon. Dito naman po sa Northern Luzon, Extreme Northern Luzon, makakaranas pa rin po ng mga pag-ulan. Sa ngayon nga po, no, ito pa lang po yung available data natin para dito sa minumonitor natin na posibleng si Bagyong Caloy. Asahan pa rin po natin yung mga pagbabago, no, depende po yan. Dahil nga po, itong ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Dahil mahaba nga yung range ng ating advanced forecast, malaki pa po yung posibilidad na magbago po itong ating mga nakikitang data dito sa ating advanced weather forecast. Kaya manatili po tayo nakatutok sa ating advanced forecast para po malaman natin yung mga posibleng pagbabago sa ating mga minomonitor na sama ng panahon. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat. Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowances are made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips to balance in favor of fair use. Disclaimer, please note no copyright infringement is intended. I do not own some materials, images, video clips nor audio clips used in this video. All content used fall under the remits of fair use. If happened that someone claims their ownership of the said materials above, I will not hesitate to remove them immediately.